Now I know that the Lord saves His anointed. He answers us from His holy heaven. God ransoms us unharmed from the battle. The Lord will fight for us. We need only to be still, be still, be still, be still, be still, be still before the Lord. Be still, be still, be still, be still, be still, wait for the Lord. Be still, be still, be still, be still, be still, and know that He is God. My salvation and my honor depend on God. Salvation comes from the Lord our God. All mankind will see God's salvation. The Lord will fight for us. We need only to be still, be still, be still, be still, be still, be still before the Lord. Be still, be still, be still. Be still, be still, wait for the Lord. Be still, be still, be still, be still, be still, and know that He is God. Salamat sa Diyos, sa pangalan niyang Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At lubos po tayong nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na ang pangalan na Jesus sa araw na ito. Araw na Kanyang ginawa upang tayo magalak at magdiwang. Araw na dapat siyang bigyan ng ating pagpaparangal sa ating isip, salita, gawa at itsura. Ngayon po yung araw ng Lunes, 25 na po sa buwan ng Mayo. Taong 2020 at ang ating pong oras, ganap na pong alas 5:10 ng hapon, oras at araw po yan sa Pilipinas. Kaya po natin binabanggit yon sapagkat meron po tayong mga nanonood sa iba't ibang panig ng buong mundo sa pamamagitan po ng ating website dito po sa ating simbahan, ang www.andknk.ph. Ganon din po yung ating YouTube channel. Live po tayo ngayon sa ating YouTube channel sa Ang Tanging Daan, ANDKNK YouTube channel. Ganon din po, narito tayo sa ating mga website. Web pages rather, sa Facebook Live. Narito po tayo sa Melanio Lazo Mauricio Jr. At narito rin po tayo, syempre, sa ating web page o Facebook page na Ang Tanging Daan at anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Samahan po ninyo kami, mga minamahal na mga kadugo, mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo sa Pilipinas at sa buong mundo, mga magulang, mga kapatid, at mga minamahal naming taga-subaybay, saan man kayo nandoon, anumang oras na kayo po ay inaabot ng pagsasahing papawid na ito, abay, inaanyayahan po namin kayo.
Ganun din po sa mga nakikinig sa amin dito po sa dalawang himpilan ng radyo sa Bukidnon. Dito po sa Bukidnon Radio Power FM sa 94.3 FM sa Valencia City sa Bukidnon. Sa kagandahang loob po ng ating kapatid, si kapatid na Ray Cabaraban. At siyempre, dyan po sa 95.5 JFM sa Dangkagan, Bukidnon. At pinagpapasalamat po natin sa pamamagitan nga po pala ni Pastor Felix Samuras. Pinagpapasalamat po natin ang kanilang pahintulot na ang palatuntunang ito ay may on the air dyan po sa kanilang mga himpilan sa radyo. Napapanood po kami, napapakinggan, Lunes hanggang Linggo. Opo, Lunes hanggang Linggo sa kapahintulutan ng Diyos. At nag-uumpisa po ito ng ganap na alas 5 ng hapon or give or take a few minutes. Maaring ilang minuto pagkatapos o ilang minuto bago ang atin pong alas 5 ng hapon, araw-araw po yan, oras sa Pilipinas. Ang atin pong broadcast sa English at sa Filipino. So, pwede po kayong manood pagka po dito sa ating Filipino broadcast, Lunes, Miyerkules, Biyernes, at sa ating English broadcast po, pwede po kayong manood ng Martes, Huwebes, at Sabado. Pagka po Linggo, labo-labo po yan. Kasi kasama na po dyan yung aming pagtitipon. Yung pong online gathering for praise, worship, and thanksgiving ng simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio, at ako po sa kapahintulutan ng Diyos, sa kanyang kagandahang loob, hindi man dapat, ang siyang leader-disipulo ng simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Sa inyo pong mga nagtatanong, ano ang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo? Ito po ang simbahang itinatag ng Diyos sa Pilipinas upang ganapin ang kanyang mga gawain at tuparin ang kanyang layunin sa huling kapanahunan. Opo, may paliwanag na po natin dito, pareho sa Filipino at English broadcast, kung bakit natin sinasabing ito ang simbahang itinatag ng Diyos sa Pilipinas at meron po tayong mga patibay dan mula sa Biblia at sa mga pagkilos mismo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Alright. Makakasama po natin ang ating mga mangangaral sa iba't ibang sangay. Sa iba't ibang sangay ng ating simbahan at inaantabayan po natin ang ating mahal na Pastor Jerry Pacheco. Ang ating pong nangangasiwang pastor, nangangasiwang mangangaral dyan po sa sangay ng anak ng Diyos Kadugo ni Cristo Church dyan po sa Marilao, Deca. Mahal na Pastor Jerry, kung kayo po yung nakamonitor, pwede na po kayong tumawag at nang makabati po muna kayo bago tayo dumako sa mga kadugo natin sa iba't ibang dako. Meron pong isang, may mga bahagi po itong palatuntunang ito. Kasama po dito yung panalangin ng pagpapasalamat, yung pong pagpapatutuo kung ano ang nangyari sa isang tao matapos maging anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Meron din pong mga prayer request. At syempre, meron pong mga tanong. Meron pong mga tanong ng mga kadugo at pagsusumikapan po nating sagutin sa abot ng inspirasyon, sa abot ng kakayahang ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na ang pangalan ay Jesus, na siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. So, narito po ang ating mahal na pastor. Pabatiin po muna natin siya bago po tayo dumiretso sa panalangin. Mahal na Pastor Jerry Pacheco, salamat sa Diyos, sa pangalan niya Jesus. Amen. Sa pangalan niya Jesus. Amen. Mahal na din. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng live broadcast ng ang tanging daan ng simbahang anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Amen. Lalong-lalong na sa mga kadugo at sa mga kapatid na patuloy na sumusubaybay ng live broadcast ng simbahang anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Amen. Amen po, mahal na din. So po, tiga saan po ba kayo, mahal na Pastor Jerry Pacheco? Ibig sabihin, ano ba ang probinsya nyo? Ako po ay mula sa Dumaguete City. Oh. Negros Oriental. Mm. So, bumati muna kayo sa wikang Bisaya. Alam po ninyo, sa susunod na panahon, God willing, sa June 8, mag-uumpisa po tayo ng broadcast dyan po sa Baez City, sa K99 FM, sa Baez City, sa Negros Oriental. Magkatabi po yata yung Baez City tsaka Dumaguete City, hindi po ba? O, madaanan po namin, mahal na hindi. Pagpunta kayo ng Dumaguete, madadaanan nyo yung Baez, ganun po ba? Opo, mahal na hindi. Opo.
At sige nga po, bumati kayo sa wikang, anong wika dyan sa Kwan? Negros Oriental? Cebuano po, Cebuano Malay. Cebuano, maayong udto. Ah, maayong hapon? Maayong adlaw. Maayong adlaw? Maayong adlaw sa atong tanan na ako'y bati sa mga tanan nga naminaw sa mga Cebuano diya na maayong adlaw sa inyong tanan. Inautunta nga hudungan mo sa pagpaminaw sa among live broadcast sa Simbahang Anak ng Diyos kadugong ni Kristo o aron makahibalupod mo upon sa ang among gitalakay dire na pagpatunay nga si Jesus ang Diyos at tagapagligtas Diyos ang mga anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. At amen. Alam po niya, natutuwa ako pagka mayroong mga kasama sa palatuntunan na nakakapagsalita sapagkat ngayon po live din tayo diyan po sa 95.5 JFM sa Dangkagan, Bukidnon at mga Cebuano din po ang salita diyan. Of course, may mga Ilocano din diyan sa lugar na yan. At ganoon din po sa Valencia City sa Bukidnon Radio Power FM. Mahal na Pastor Cherry Pacheco. So, tayo po yung manalangin sa pag-uumpisa ng ating palatuntunan. Amen? Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Jesus naming Diyos at tagapagligtas, Ikaw na aming amen. Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, salamat Panginoong Jesus na pinahintulutan mong muli na makapag-broadcast ang iyong mga anak, ang mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo upang maipagpatuloy, mahal na Panginoon, ang mga gawaing pinagkatiwala mo sa bawat anak ng Diyos kadugo ni Kristo sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang mga gawain po, Panginoon, ng pagpapahayag at pagliligtas ng kaluluwa batay po sa katotohanan ng Ikaw, Jesus, ang siyang tunay na Diyos na bumaba mula sa langit, tumungo sa lupa, sa anyo ng tao may laman at dugo, dahil sa iyong malabis na pag-ibig sa iyong mga nilikha, upang tanggapin at inyong ang tinanggap sa inyong banal na laman, banal na dugo at banal na espiritu, ang parusang nakalaan para sa kasalanan ng tao. Kinikilala namin, Panginoon, na nung ikaw ay bumaba sa lupa, nagpakilala ka na ang iyong pangalan ay Jesus. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Alam po namin marami po ang nagagalit dito po sa pagsasahing papuwid na ito, katulad po ng nilang mga emoticon dito po sa ang pagsasahing papuwid. Habang kami nagsasahing papuwid, pinupuno po nila ng hate emoticon. Yung po bang mukha, Panginoon, na galit na galit. Para pamanhin po, Panginoon, pero talaga namang galit na galit po sila. Pagka kayo po ay aming kinikilala, pagka kayo'y kinikilala, tinatanggap at pinapanampalatayaan ng mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Bantayan mo kaming mga magsasalita. Ikaw po ang magpaliwanag. Ikaw po ang magpahayag upang ang iyong kalatas at ang iyong mensahe ang magkaroon ng kaganapan. Ganon din po, dakilang Diyos at tagapagligtas. Isinasamo namin, bantayan mo ang mga makikinig, lalo na po yung mga nagagalit, Panginoon, pagka nababanggit na ikaw, Jesus, ang tunay na Diyos at tagapagligtas na bumaba mula sa langit, tumungo sa lupa, sa anyo ng tao na may laman at dugo, at may pangalang Jesus, Panginoon, batay sa mga nakasulat sa Biblia. Baguhin mo sila, Panginoon, at bigyan mo ng talino, bigyan mo ng unawa, alisin mo, Panginoon, sa kanilang pagkabulag at pagkabingi. Sa kanilang paniniwala na hindi ka Diyos, kundi ikaw ay tao lamang. Ito po ang aming sangutiling sa iyong pangalan, Jesus. Naming Diyos at tagapagligtas. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng Jesus. Amen, 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 amen. Maraming maraming salamat, mahal na Pastor Jerry. Kwentuhan nga po ninyo kami, paano po ba kayo napadpad una dito sa Manila? Kasi galing kayo kanyo ng Dumaguete City. Tama po ba yun? Opo, Malene. Opo, ano nangyari? At mula sa Dumaguete City, natungo po kayo rito, mahal na Pastor. Opo, Malene. Kasi medyo mahirap po ang buhay sa probinsya, Malene. Mahirap kumanap ng pera. Ilang po ang taon? O ilang taon ang ginugol niyo sa Dumaguete City bago po kayo napunta rito sa Kamaynilaan, mahal na Pastor Jerry Pacheco? 15 years pa lang po ako, malit na po ako, Malende, sa Dumaguete.
Paano po kayong umalis doon? Ano yun? Bumiyahe po kayo sa barko? Sa aeroplano? O ano ba ang ginawa nyo? Barko po, Manlendi. Nagpaano po ako? Uso po kasi dati yung recruit kung tawagin. Mm. Recruit? Pa-recruit po ako. 1-5 po ang isang buwan noon. Mm. Ah, bilang palang, parang tripulante? Opo, parang ganun po. Mm-mm. So, nagpa-recruit kayo para makapunta lang ng Manila, mahal na Pastor Opo. Jerry Pacheco? Opo, kasi wala pong kailang pamasahe. Mahal po yung pamasahe noon. 1,000, malaki na po yun. Oho, opo. Eko, 15 years ago. Eh, huwag niyo pong mamasamain. Ilang taon na ba kayo? Ilang taon na ba kayo, Hala Pastor? 35 na po ako, Mahal Lende. Aba, edi 20 taong nang nasa Manila na po kayo pala. Amen, Mahal Lende. So, okay. Paano naman kayo naging anak ng Diyos kabigo ni Kristo? Mahal na Pastor Jerry Pacheco. Tunay nga naman na sinasabi nga natin na talagang gagawa ng paraan ng Diyos para makilala natin ang salita ng Diyos. Amen. Kasi binigyan po ako ng suliranin sa buhay. Mm-hmm. Anong suliranin po yan, Mahal na Pastor Jerry Pacheco? Ito po tungkol sa isang kumpanya na pinagtatrabahoan ko na hindi naman po kami binabayaran ng maayos. Talaga naman ano. Huwag nyo nang babanggitin ang pangalan dahil baka ma-social media tayo rito. So, amen po. So nagtatrabaho kayo, hindi kayo binabayaran. Anong ginawa ninyo kayong mga manggagawa? Eh di nagbupo kami ng ano, ng isang organization na para malabanan ang management. Ipaglaban ang kami sa labor. Ipaglaban ang karapatan ninyo bilang mga manggagawa, ganun ba? Kaya nga po, Malende. Yung organization binabanggit nyo, union po ba yan? Opo, Malende. Ano nangyari? Parang sa aking pagkakaunawa din, Malende, parang nabayaran yung pinaka-ano namin, yung pinaka- mataas namin ang umahawak. Tapos ngayon, parang tumatagilid na aming laban. Oo. Naghanap kami ng ibang paraan kung paano kami makalaban. Eh talaga namang sa dami-dami ng abogado na pwede namin lapitan, sa inyo din kami napunta. Mm-hmm. Tapos, ang sabi nyo naman noon, nung kami mga baguhan pa, opo, payag ba kayo na unahin natin ang salita ng Diyos. Ayun, kaya pala nagkaroon. Opo. Opo. Nung panahong 'yon, may nangyari po ba sa inyong pakikipaglaban? Kayo po ba ay naghabla o sila ay naghabla o ano po ba ang nangyari sa inyo? Kumbaga noon, Mahal na Lende, nung hindi pa po kayo nakilala namin. Mm. Talagang parang wala na pong pag-asa eh. Mhm. Mhm. Kasi talagang ginamit nila, tunay nga po sinasabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay hindi may impluensya, walang pira, wala kang kakayahan. Ayun. Hindi mo kaya. Ayun. Opo, na-demanda pa yata kayo ng kasong kriminal, di po ba? Opo, Manlendi, nakulong pa nga po ako isang linggo. Nakikita mo naman talaga naman. So, ano po yung buhay pa yung kasong kriminal? Wala na po. Sa tulong po ng ating mahal na leader disipulo, ang ating abogado na Atty. Milanio Lasso Mauricio Jr., napawalang bisa po ang aming habla nila na kaso. Eh baka naman po sa tulong ng Diyos, mahal na Pastor. Alam po ninyo. Sa tulong po ng Diyos. Mm-hmm. So, paano naman kayo naging pastor, mahal na Pastor? Sapagkat nung patuloy po kami pupunta sa Central, yan po sa may picture, Diliman Village, parang napamahal po kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat nung bago po man kami lumapit sa isang abogado, sa inyong Malende, wala na kami may pagmamalaki na isang versikulo. Samantalang sa maiksi na panahon, mga 3 years pa lang, Mahal Lende. Opo. Hindi lang ako binigyan o kami binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos sa dugo ni Kristo. O di, magpayag na kami ang salita. Amen. At magligtas ng mga kaluluwa. Batay sa katotohanan. Batay sa katotohanan siya ang Diyos, tagapagligtas, Diyos ang mga anak at Espiritu Santo. Ayun.
Huwag po kayong magagalit ho kasi maraming mga maraming mga kadugot, mga kapatid ang nakikinig sa atin ngayon. Yan interesado po sila na gaano katagal na kayong pastor sa Anak ng Diyos Kadugo ni Kristo? Gaano katagal na? Naalala pa ba ninyo? 2 years, Ma Lende. 2 years na sa awa ng Diyos. Mm-mm. At matanong ko lang po at huwag niyong ikagagalit. Ito po yung interesado lang akong malaman. May natapos po ba kayo sa pag-aaral, mahal na pastor? Wala po, Ma Lende, kasi nga po ako po yung nagbubuhay ng mga kapatid ko noon na lima. Lima kami po. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya ibig sabihin ang ano ko po dati, ang pasok ko po ay Lunes, mm-hmm, sa school. Mm. Tapos Martes, magtatrabaho po ako para... Ibalik nga natin si Pastor Jerry Pacheco. Mukha pong unlimited interruption yung kanyang telepono. Interesado po tayong maintindihan, mga minamahal na mga kadugo, mga magulang at mga kapatid. Pastor? Amen. Dahil medyo exciting po yung kwento ng mahal na Pastor Jerry Pacheco. Pastor Jerry? Amen. Malende. Apo, apo. Wala po akong natapos, Malende. Grade 4 lang po ako, tapos hindi, niminsan, hindi po ako nasabitan ng ribbon kahit miss man lang. Totoo po yun, pero talagang pag ipagkatiwala mo ang buhay mo sa Diyos, amen, at buong puso kang gumanap, bibigyan ka ng talino ng Diyos kasi sinabi nga sa Santiago 1:5. Apo, ano sinabi? Kung sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, humingi kayo sa Diyos at kayo bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoong Diyos. Amen. 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 At alam po ninyo, maaring marami ang magtatanong. Maisipin mo naman, hindi nakatapos. Grade 4 lang yung nakumpleto. At pagkatapos, wala namang pinag-aralan. Pasensya na po, hindi ko po may... hindi po pagmamaliit ito. Kundi gusto ko lang ipakilala sa buong mundo na ang pagtawag pala ng Panginoon, kahit na anong iyong katayuan, wala palang problema yon. Mahal na pastor. Amen. At naging pastor kayo, 2 taon na kayong gumaganap ng tungkulin. Amen po. At saka, may ano nga po, Mahal na hindi, pagka may magtatanong po sa akin. Opo. Dati po sinasabi po nila na, ano, bakit ka naging pastor, hindi ka naman nakapagtapos? Hmm. O ano, sagot po ninyo? Po, mayroon po kaming pastor, mayroon po akong patunay dyan na kahit hindi ka nakapagtapos, di po ba mababasa po natin sa Korinto, 1:26? Isa, unang Korinto, 1:26, mga 29. Ano po ba sinasabi dyan? Hanggat 29? Opo, ano po sinasabi dyan, mahal na pastor? Sabi po doon, mga kapatid, dalalahanan ninyo ang inyong katayuan nung kayo tawagin ng Diyos ayon sa pamantayan ng tao. Ilan lang sa inyo ang marunong, marlika, at na pinili ko kayong mga naturing hangal sa sanlibutan ito para hiyain ng mga mamalalakad. Op, sandali lang. Nagbabasa ba kayo? Wala po, Ma'am Lende. Ibig nyo sabihin, galing po ito sa memoryang bigay ng... Memorize po. Ha? Memorize. Wala po akong Biblia, Ma'am Lende. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Tunay nga po. Kita nyo na. Yan. So, alam po ninyo, tunay nga pong kamangha-mangha ang kwento ninyo kung meron po, pong magpapatotoo sa totoo lang, mahal na Pastor Jerry, kung ano nangyari sa inyo matapos po kayong maging anak ng Diyos Kadugo ni Kristo, isa na kayo sa dapat sinasabitan ng medalya. Medalya ng Panginoon. Dahil isipin naman po ninyo sinasabi ninyo mula sa isang buhay na mahirap at pagkatapos ngayon talaga namang pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang mga gawain. Amen, mahal na Pastor? Amen po, Malende. Well, magbabalik po tayo at upang sa ganun ay may pagpatuloy. Kayo po yung guest mangangaral ngayong araw na ito, mahal na pastor. At nais ng Panginoong Diyos na mapasama kayo sa araw na ito sa kabuuan. Ang totoo po ay para lang po kayo dapat doon sa isang parte ng panalangin. Pero gusto po ng Diyos dahil may mga kwentong ganyang inyong ipinapahayag at ipinangangalandakan at tunay namang kamangha-mangha ang mga gawain ng Diyos. Amen. Opo, lalo na yung mga binabanggit yung versikulo na talaga namang nakakatayo ng balahibo sa pagkatunay nga po. Sa totoo lang, marami kayong tatalunin mga pastor-pastora sa ibang larangan
dahil sila po nahihirapang magbanggit ng versikulo ng dire-diretso. Pero kayo, pastor ng anak ng Diyos kadugo ni Kristo, bagamat grade 4 lang ang natapos doon sa Dumaguete City, ebe kayang-kaya ninyong ibigkas yung mga versikulo ng inyong karapatan upang mangaral. Abay, purihin ang Diyos. Amen. Purihin ang Diyos. Pagkatapos po siguro ng mga 10 minuto, mahal pastor, eh po pwede kayong bumalik at nang sa ganun may pagpatuloy natin ang talakayan kasi meron pong mga ibang kadugo din na gusto pong magpahayag sa atin. Amen? Amen, amen. Alright, salamat sa Diyos sa pangalan niya, Jesus. Amen. Salamat sa Diyos sa pangalan niya, Jesus. Amen. Mahal na Pastor Jerry Pacheco ng Sangay lang Marilao Deca. Ayan, sige amen. Nga po. Opo, nakakatuwa po talaga. Nakakatuwa po talaga ang mga gawain ng Panginoon. Sana po mga kadugo, kay kayo'y mapamangangaral na, mapatikay, o mga kadugo pa rin, abe, sana po'y napakinggan ninyo at nabigyan kayo ng inspirasyon, nabigyan kayo ng lakas ng loob, ha? Na dito po sa atin, sa anak ng Diyos kadugo ni Kristo, tunay nga, na may gagawin ng Diyos. Di po ba? Sayang, sayang, pinakanta ko muna, mahal na pastor. Di ba? May kanta po na mga pang-Kristiyano. Ano na nga ba yun? Mahal na Pastor Carlito Mendoza, ano na nga ba yun? May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. O di ba, may ganun. Opo, pakinggan po muna natin ang mga ilang nagnanais magpatotoo. Ayan. Mm-hmm. Magpapatotoo na ba? Opo, pakinggan po natin ang kadugong Angela Timaan sa sangay naman po ng Sambales, Bataan. Ayan, nandiyan po sila sa Baloy Beach. At pakinggan po natin ang kanyang pagpapatotoo matapos siyang maging anak ng Diyos kadugo ni Kristo, lalo na ngayong pong panahon ng COVID-19. Salamat sa Diyos, sa ngalan ng Jesus. Salamat po, sa ngalan ng Jesus. Amen. Amen. Opo, amen. Matapos pong maging anak ng Diyos kadugo ni Kristo, opo. Opo. Mahal na. Opo. Nako, no, sama po ng rek ng ano nyo. Opo. Paano sa lang po mag-alili? Sa atin po mga kamilya, maganda po ang kaligayin na po nila. Mm-hmm. Kahit may kaminsan-minsan. Opo. Na hindi po kami pinatayagan na talaga lumabas ang mga Diyos. Pareho po tayo. Pareho po tayo. Amen. Salamat sa Diyos. Sa pangalan na Jesus. Amen. Ang mahal na kadugong, Angela Ayuban Timaan. Upo kayo mag-alala. Mga kadugong senior citizens, kagaya ko po, kagaya ng mahal na LD. Dahil, ganun po eh. Para rin sa ating kabutihan, yan pong utusan na yan ng pamahalaan. Amen. Alright, so nakita po ninyo ha, mga pagpapatotoo ng mga mangangaral, ng mga kadugo. O, tingnan nga natin kung sino pa ibang magpapatotoo. Sino po ang nasa linya? Nasa linya. Ah, ito. Mga kasamang manggagawa ng mahal na Pastor Jerry anong unang panahon. Pakinggan nga po natin. Kadugong Neil Favorada sa sangay ng ANDKNK Marilao, ano to? Marimil. Ayan. Yan ang tawag nila sa sangay nila. Sangay ng ANDKNK Marilao Marimil. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng Jesus, kadugong Neil Favorada. Salamat sa Diyos. Pangalan niya Jesus. Amen po. Amen. Opo. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan po tayo ng magandang opo. Magandang o, relax po, lang. Relax lang po. Katukong buhay po, hindi po tayo sinapapayaan araw-araw. At hindi po tayo sa kapamagan po. Na, inilalayo. Lalo na po sa panahon na yan na may COVID po. Okay. Mm-hmm. Nagpapasalamat po sa Panginoon. Amen? Hindi po tayo pinapabayaan. Mm. Po, amen po. Amen. Opo, pero maliban po dyan, meron pa po ba kayong ibang mga, ano ito,
mabuting pangyayari na nangyari sa inyong buhay? Opo, opo. Naku, nawala siya. Kadugong Neil? Magpapasalamat po ako, Mahal na Eli, sa hindi po nagkasakit yung pamilya ko po. Amen, amen. At maayos naman po ang kalagayan nila sa at magkalayo po kami nandito po sa Japan na Gapan Nueva Ecija. Sa pamilya ko po na nasa probinsya, hindi po niya pinabayaan. Yan ang point na pasalamat sa Panginoon. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng Jesus, Kadugong Neil Favorada, sa sangay ng Marilao Marimil ng simbahang anak ng Diyos, Kadugong ni Kristo. Alam po niyo, yun yung nakikita kong nakikita ko pong talagang dapat ipinagpapasalamat ng mga kadugo. Sapagkat sa panahon po ngayon, napakadelinkwente ng panahon, hindi natin alam kung nasaan yung sakit na yan. Hindi natin alam kung paano kakapit sa ating mga katawan yan. Pero pagkaalam natin tayo may proteksyon ng banal na laman, banal na dugo at banal na spirito ng Panginoon, wala tayong dapat katakutan. Alright, pakinggan po natin ang pagpapatotoo naman, pagpapasalamat. Sino pa? Kadugong, tagapangasiwang kadugo naman po ito ng sangay ng Marilao Marimil, Bulacan. Aha, T.K. Richard Pacheco. Amen. Si T.K. Richard, nagpapatuto po ako sa dito po sa simbahan anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Amen, amen. Na malaking bagay po na naging anak ng Diyos ako. Amen. Dahil po, naging nagpago po ang aking buhay. Amen. Purihin ang Diyos. Simula nung ako yung naging anak ng Diyos. Simula nung nagkakaso po kami. Amen. So, ngayon, walang imposible sa Diyos. Amen, 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 amen. Na naipanalo niyo po ang aming kaso. Amen. Oh, isa lang po kwento. Natulong din ang aming mahal na iti. Opo, salamat po. Sa tulong ng Diyos. Sa mga ano po, sa Biblia po. Amen. May natutunan na rin pong brothers. Apo, amen. Mabuti naman po. Yes. Sa batayang aral. Amen. At di pag-ano-mano, pero may natutunan rin po. Amen. Mga pagtitipon. Mm-hmm. Saka sa mga bibihaya na rin po. Aha. Pinapasalamat ko rin sa Diyos. Mm-hmm. Na simula nung ako ay naging anak ng Diyos, nagbago na ang buhay ko. Amen. Hindi na ako yung dating ano? Naglarasing. Udang-udang pumunta. Aha. Kaya ano po? Malaki po naging isa nung ako ay naging anak ng Diyos. Amen. Amen. Mm-hmm. Salamat sa Diyos. Sige po. Salamat sa Diyos sa pangalan ng Jesus. Salamat sa Diyos sa pangalan ng Jesus. Mahal na T.K. Richard Pacheco sa sangay po ng Marilong Marimil. Tatlo po sila ngayon, ha? Ang mahal na Pastor Jerry Pacheco po, doon po siya sa sangay ng Marilong Marimil nagumpisa. Yung pong sangay na yun, nagiging sangay ng mga pastor, yan, ng simbahang anak ng Diyos Kadugo ni Kristo. Mamaya po, kung may panahon tayo, magkukwento din po ako tungkol sa sangay na yan, ng Marilao Marimil sa simbahang anak ng Diyos Kadugo ni Kristo. Alright. Salamat po at narito na po yung mga bumabati sa atin dito. Pero padaanin na po muna natin ng kompleto. Ito pong magustong magtanong sa atin. Opo, meron pong gustong magtanong sa atin . At ito po ay hindi pa kadugo, kapatid lang. At kanina po nagtalakayan na kami tungkol dito, pero mukhang gusto niyang ulitin yung kanyang katanungan. Pakinggan po natin ang anak ng kadugong Dayan Danggan, pamangkin ng mahal na bise, Pastora Aida Rabang, sa kanyang katanungan ngayong araw na ito, ngayong hapong ito, Lunes, Mayo 25, taong 2020. Kapatid na Dimple Dangan, salamat sa Diyos sa pangalan niyang Jesus. Amen. Mahal na LD, may tanong lang po ako. Opo. Na dati po kasi akong Katoliko, nakasanayan na po namin na mag-sign of the cross. Opo. Ang tanong ko po,
sa inyong simbahan po, bakit po hindi po kayo nagsasign up for the cross? Mm-hmm. Kasi po, minsan rin po akong naisama ng auntie ko, si Mahal na Bisi po. Opo, opo. Sa inyong simbahan. Opo. Nagtataka lang po ako kung bakit po hindi kayo nagsasign up for the cross. Kasi po, may nakita naman po akong sign ninyo na cross. So, kaya po, gusto ko po itanong kung bakit po hindi po kayo nagsasign up for the cross. Yun lang po. Alright, salamat sa Diyos. Sa pangalan ng Jesus, kapatid na Dimple Dangan. Anak ng kadugong Dayan Dangan at pamangkin ng Mahal na Bisi ang Vice Leader Disciple Aida Rabak. Now, ganito po yun. Alam po niyo ako, matagal na panahon din Katoliko at dati po, ako naman po ay nagsa-sign of the cross din. Pero nung nagumpisa pong tawagin ako ng Diyos upang magpaliwanag sa mga nakasulat sa Biblia, take note po ha, sa mga nakasulat sa Biblia, isa po sa mga naunang sinaliksik ko, yung pagsa-sign of the cross. Opo. At nakita ko po ang katotohanan. Yung pong cross o ang sign ng cross na Jesus ay isa pong instrumento ng kaligtasan na ginamit ng Panginoong Jesus. Amen? Opo. Sa inyo pong mga nagbabasa ng Biblia, partikular, lalo na po dyan sa Gospels na tinatawag, sa aklat ng Mateo, aklat ng Marcos, aklat ng Lucas, aklat ng Juan, at maging sa iba't ibang aklat sa lumang tipan, nakalagay na po yan, eh kinikilala po na bagamat nung unang panahon, ang simbolo ng krus ay simbolo ng sumpa dahil lahat po ng mga ibinibitin sa krus ay itinuturing na mga malalaking kriminal. Mga kriminal na masasama. At kaya po sila ganun ang pahirap na kanilang ibinigay dahil sobra ang kasamaang kanilang ginawa. Pero sa Panginoong Jesus, katulad po nung nababasa natin, abay, wala siyang kasalanan. Ni bahid lang ng kasalanan, wala siya. Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, siya na Diyos Ama sa langit, bumaba dito po sa lupa, danyo ng tao, may laman at dugo, at may pangalang Jesus. At ang isa sa kanyang ginamit na simbolo na kanyang pagliligtas ay ang krus. Tama ba, Ginoong Sixto Baflor Lagare? Tama po ba, Judge Rita Quezon? Opo, tama po yun. Kasi, yung po yung lugar kung saan pinahintulutan ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, ng kanyang tagiliran ay matusok ng isang sibat habang siya ay nakabitin, nakapako sa krus. Sa krus na yan, mga minamahal na mga kadugo, mga magulang at mga kapatid. Sa krus na yan, bumuhos ang dugo ni Jesus. Diba? Nung tinusok po siya, natusok ang kanyang laman, at pagkatapos bumulwak ang dugo at tubig mula sa tagiliran ng Panginoong Jesus. Bumulwak po ang dugo ng Panginoong Jesus. At sa krus na yan, pinahintulutan ng Panginoong Jesus na ang kanyang banal na laman, banal na dugo at banal na anyo ng tao ay mahiwalay sa kanyang banal na spirito upang makumpleto ang kaligtasang kanyang ibinibigay sa mga tao. So napakahalaga po ng simbolo ng krus. At napakahalaga ng simbolo ng krus at dahil dyan, kakailanganin pong sa maayos na pagkilala ang krus na yan. Ganun po dapat siya. Opo. So ngayon, makikita po natin pagka po nag-aatanda ng krus ang marami, makikita po nating baligtad yung krus. Bakit po? Kasi pagka ginanon niya, tapos ibinaba niya, pagkatapos iginanon sa magkabila, mula kaliwan, dinaan sa kanan, para pong baligtad. Bakit? Ang krus po dapat, yung ulo nandi dyan sa taas, at yung pinakamahaba nandi dyan sa baba. Ganun po dapat yun. At sa katotohanan ng kahalagahan, ng simbolo ng krus na to, papansinin po ninyo yung mga tinatawag nating Orthodox churches. O po, Orthodox Christian churches. Noong nakaraang Pasko at Bagong Taon, sa kapahintulutan ng Diyos, ang inyo pong lingkod ay pinahintulutan kasama ang aking may bahay, si Judge Angelina Domingo Mauricio, at ang aming anak, si Attorney Maria Luisa Dominic Domingo Mauricio, sa Office of the Solicitor General, na magtungo ng Russia. Apo, at mula po doon sa St. Petersburg, tumungo sa Moscow, na napakalayo po ng dalawang pagitan na yan,
Wala na po kaming ginawa kundi bumisita ng mga simbahang Orthodox churches. At makikita po niyo ang pagpapahalaga nila sa tunay na anyo ng krus. Para po hindi magkamali na binabaliktad yung krus, hindi lang isa yung nakalagay doon sa ulo ng Panginoong Jesus. Meron pang isa na kanilang inilalagay doon para papagtibayin na ang anyo ng krus ay dapat pataas, nandito. Ganun po dapat yun. And anong kinalaman nito at bakit hindi naman nagkukrus na ang mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo? Well, kasi nga po ayaw naming magkaroon ng pagbabaligtad ng anyo ng Panginoong Jesus. Amen? Ng kanyang krus. Amen. At pangalawa, sa totoo lang po, hindi na lang po sa atatanda nadadaan ang pagliligtas. Eh ano? Ang sabi po ng Juan 1:12, hanggang natanggap natin at sinasampalatayaan ang Panginoong Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas at siyang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Pag ginawa po natin yan, ayon po sa Efeso 1:12-13, tama ba, mahal na bise? Aba, eh natatatakan tayo ng Espiritu ng Diyos. At dahil natatatakan tayo ng Espiritu ng Diyos, tayo po ay isinisilang mula sa Diyos. At kung isinisilang tayo mula sa Diyos, tayo po ay nagiging kaisa sa laman, kaisa sa dugo, at kaisa sa Espiritu ng ating Panginoon. Tayo po ay isinisilang mula sa Diyos, kaya tayo nagiging anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Ganun po ang katotohanan kung bakit hanggang sa kasalukuyan, sa ngayon, sa simbahang anak ng Diyos kadugo ni Kristo, hindi po ginagamit ang atanda ng krus. Ginagamit po namin ang utos. Ipahayag mo. Ipahayag mo sa iyong labi dahil doon manggagaling ang kaligtasan. Ipahayag mo sa iyong labi na ikaw ay tumatanggap at sumasampalataya kay Jesus. At dapat unawain mo ang iyong tinanggap at sinampalatayaan at doon ka magkakaroon ng kaligtasan. Opo, marami po kasi yung mga kapatid na dimple, mga kapatid sa labas, mga kadugo, marami po kasi ang hindi naunawaan. Sabi sila ng sabi, sila man ay Kristiyano, pero pag tinanong mo kung bakit, walang sagot. Meron din namang mga Kristiyano na nagsasabi, tumanggap daw sila at sumampalataya. Pero problema, hindi nila alam kung ano yung kanilang tinanggap at sinampalatayaan. Hindi rin po nila alam kung sino yung kanilang dapat tanggapin at dapat panampalatayaan. Yun po yung katotohanan. Pero sa anak ng Diyos kadugo ni Kristo, hindi po sa mga kung ano-ano lang makukuha ang kaligtasan, kundi sa pamamagitan ng unawa. Sabi po ng unang Juan 5:20, may kailangan may unawa tayo sa pananampalataya at nang sa ganun, makakilos po tayo at makaganap sa pagkakapili ng Diyos at pagsusugo ng Diyos sa atin. Amen? Okay. Well, sana po. I hope na nasagot natin si Kadugong Dimple. Wala na po sa linya. So, ba't yun po yung kasagutan ng simbahang anak ng Diyos Kadugo ni Kristo? Purihin lang Diyos. Ito naman. Meron pang isa? Papasukin po natin ang butihing may bahay ng ating mahal na bise, Vice Leader Disciple Ida Rabang. Ang ating po mahal na tagapangasiwang kadugo sa Central. Ang tagapangasiwang kadugo, muling Rabang. Salamat sa Diyos. Sa pangalan niyang Jesus, tigay muling. Salamat sa Diyos. Sa pangalan niyang Jesus. Amen. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Tanong ko po mga naili. Opo. Bakit po ang mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo ay paglalangin na kutiya sa pangalan Jesus at natatapos din sa pangalan Jesus? Tanong lang po kasi ito nung dating ng ano lang po may bagay sa ito sa amin? Opo. Yan lang po. Oh, sige. Salamat sa Diyos. Sa pangalan niyang Jesus, ang mahal na tagapangasiwang kadugo sa Central ng simbahang anak ng Diyos kadugo ni Kristo, ating TK muling. Siya po ang butihing may bahay ng ating mahal na bise, mahal na Vice Leader Disciple, Ida Rabang. Ganito po sagot ng anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Bakit ba nag-uumpisa tayo sa lahat ng panalangin at nagtatapos sa lahat din ng panalangin sa pangalan ni Jesus? Ang unang dahilan po dyan, dahil sa utos mismo ni Jesus. Opo, sa maraming utos, Mateo 18:19-20, at maaari din po yung Juan 15:16, sabi po ni Jesus, gusto nyong matanggap yung inyong mga ipinanalangin? May hilingin ninyo sa aking pangalan.
at ipagkakalob ito sa inyo. Yun po yung sabi. O kaya nga po tayo, nag-umpisa tayo sa pangalan ng pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Bakit naman nagtatapos? Kasi nga po, lahat ng ating hihilingin, lahat ng ating panalangin, lahat ng ating pagsamo, abay, kailangan po nag-uumpisa, natatapos sa pangalan ni Jesus. Dahil yun ang sabi ng Panginoong Jesus. If you ask in my name, it shall be granted unto you, sabi ng Panginoong Jesus. So, dahil nakita po natin yon, at tayo po yung mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo na sumusunod sa kautusan ng Diyos na nakasulat sa Biblia, o ay di nag-uumpisa po tayo. Nag-uumpisa po tayo sa totoo lang dito po sa pangalan ng Diyos. Nagtatapos tayo sa pangalan ng Diyos sa lahat ng ating mga kahilingan, pagsamo, at panalangin sa ating Panginoon. Makapangyarihan po yung pagsamo at paghiling sa pangalan ni Jesus. Now let's see. Tingnan po natin. Meron bang batayan yan? Maliban sa bagong tipan, meron ba yan sa lumang tipan? Opo eh. Opo. Sa kapahintulutan ng Diyos, matapos pong maitatag ang anak ng Diyos kadugo ni Kristo, kanyang mga gawain, pinahintulutan ng Panginoong Diyos na matanggap namin ang isang inspirasyon na nagsasabi, meron po palang propesiya ang Panginoon. Sa mga nanonood po ng YouTube, I think nawawala-wala po kami sa YouTube. Well, ipagpaumanhin po ninyo. Yeah, bumalik na po ulit. Pero nawawala-wala po ah. Alright, meron po palang propesiya ang Panginoon. Ano po ang propesiya? Yan po na mababasa sa Isaiah 41. Basahin nga po natin ang Isaiah 41 at nang maintindihan natin, 41, 25. Tama po ba? Yes, siguro nga po itingnan natin at nang maintindihan natin kung ano po ang sinasabi ng Isaiah New Living Translation. Yun po yung sinasabi dyan. So, nasan ka na? Aklat ng Isaiah. Ito po siya, ha? Isaiah 41, 25. Tama ba? Opo. Eh, ganito nga po ang kanyang sinasabi. Ah, ganito po ang sinasabi sa ang tanging daan Biblia. Mayroon akong pinili at tinawag mula sa silangan at aking pinasasalakay sa mga nasa hilaga. Parang lupang kanyang tatapakan ang mga hari tulad ng pagmamasa sa putik na ginagawang palayok. Tatawag siya sa aking pangalan sa kanilang panalangin. Yun po ang binabanggit. Isaiah 41, 25. Abay, akalain po ninyo. Meron palang ganyang propesiya sa lumang tipan, sa aklat ng Isaiah 41:25, 25. At kung titignan po ninyo, yung pong ikalawang Chronicle 7:14, ikalawang Chronicle 7:14, makikita po ninyo na noon pa man sa panahon ng mga hari at ng mga hukom na namumuno sa Israel, sa bayan ng Diyos, abay, sinasabi ng merong mga tao na pagka nanalangin, tumatawag sa kanyang pangalan. Ano pong pagkakasabi ba dito sa 2 Chronicle 7:14? Ikalawang Kronika 7:14. Ano pong sabi? Sabi niya, if my people will call my name, see? If my people will call my name, yun po ang kanyang binabanggit. Kung ang aking sambayanan ay tatawag sa aking pangalan, tatalikod sa kanilang mga kasalanan, pakikinggan ako sa aking mga utos, makikinig ako sa kanilang mga panalangin, aalisin ko ang kanilang mga pagkakasala, sila'y aking patatawarin, at pagagalingin ko ang mga salot at mga sumpa na nakakulapol sa kanilang lupain. See? If my people will call on my name, yun po ang sabi niya. Kaya nga po napakatindi. Akalain ba natin may mga ganyang pagpapahayag pala ang Biblia nung unang panahon? Pagkatapos yun na po yung itinuro sa atin ng Panginoong Diyos dito po sa anak ng Diyos kadugo ni Kristo sa umpisa pa lamang. O di po ba? So nakakapangalisag balahibo kung tutusin. Nakakatindig balahibo kumbaga na meron po palang mga ganitong pagpapatutuo ng Biblia, ha?
sa pagdating ng anak ng Diyos, dugo ni Kristo, dito sa sandaigdigang ito. Amen. At yan po yung ating katotohanan. Yan po yung ating kasagutan dito po sa binabanggit ng ating mahal na pastor, mahal na TK Muling. Meron pong propesiya, merong hula ang Panginoon na ganun. May isang bayan na mula sa Silangan, sama tayo. Silangan, malayong lupain, di ba? Pilipinas. Ang siyang mananalangin at ang unang gagawin, tatawag sa kanyang pangalan. Amen. Napakatindi po noon. And last but not least, salamat sa Diyos ang ngalan niyang Jesus. Bago po tayo magkaroon ng konting break, atin pong pakinggan ang isang patutuo mula kay Kadugong Dayan Danggan, ang nanay po ng Kadugong Dimple Danggan. Salamat sa Diyos sa pangalan niyang Jesus, Kadugong Dayan Danggan. Salamat sa Diyos sa pangalan niyang Jesus. Amen po. Amen. Ako po si Kadugong Dayan. Magpapasalamat po ako sa ating Panginoong Jesus. Amen. Po sa gabi-gabi po na aming panalangin po ito sa bahay. Amen. Dinis ng Panginoon bawat panalangin po namin, Malaysi. Amen. Panalangin kami sa kagaya po sa ating kapatid na isang translator. Mm-hmm. Bagapat siya po ay nagkaroon ng konting sakit sa lalamunan. Opo. Mukhang natakot po kami. Opo. Kaya lang po nung gabi yun po kami kinalangin sama-sama po kay Malaysi. Amen. Kinaumagahan po nung tumawag po kami. Salamat sa Diyos sa pangalan ni Jesus. O sabi niya ate, amen na po ako. Amen. 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 At sila pa po yung sister-in-law ko po na nasa Palawan po. Opo. Na bagaman tumawag po sa amin at humihingi po ng panalangin kasi po nagkaroon po siya ng pupuli tumalapit sa dress po niya. Opo. Sabi niya, nung mamugram siya, malapit na po sa cancer. Mm-hmm. Sa panalangin po namin gabi-gabi. Amen. Sa tulad po ng Panginoon Diyos. Amen. Nung lumabas po ang result, naging negative po. Kaya po, amen. Napakasalamat po ako ng marami sa ating Panginoon Diyos na siya ang ating Diyos at kapagligtas. Ama, Anak at Espiritu Santo dahil po dinidinig po niya lagi ang aming mga panalangin. Amen. 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 Salamat sa Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 O, kayo pong mga kadugo, mga magulang, mga kapatid, inanyayan po namin kayo. Manalangin na po tayo ng manalangin upang sa ganon magkaroon po tayo ng biyaya, pagpapala, paggabay at proteksyon na magmumula sa ating Panginoon. At umpisahan niyo ang panalangin niyo sa pangalang Jesus. Yes, kung gusto niyong humiling, ang una ninyong sasabihin, O Jesus, naming Diyos at tagapagligtas, ito po ang aming mga hiling. Makapangyarihan po yon. At sa dulo, Attorney Christine De Castro Lejano, sa dulo ng iyong panalangin, banggitin mo. Ito po ang aming samot hiling sa iyong pangalang Jesus. Ikaw na aming Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mangyayari po ang inyong panalangin dahil tumupad po tayo sa utos sa Mateo 18:18-20 at siyempre sa Juan 15:16. Ang inyo pong pala tuntunang pinakikinggan ay ang Tanging Daan. Ito po ang International Doctrinal Exposition ng simbahang anak ng Diyos kadugo ni Kristo, ang simbahang itinatag ng Diyos sa Pilipinas upang ganapin ang kanyang mga gawain at tuparin ang kanyang layunin ng pagliligtas sa huling kapanahunan. Batay po sa katotohanan si Jesus ang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yan po yung katotohanan dyan. At pagka po ganyan ang ginawa ninyo, tunay nga po, tutugon ng Diyos sapagkat siya nagturo, humiling kayo ng kahit na anuman sa aking pangalan at ito'y pagkakaloob sa inyo, sabi po ng Panginoong Jesus. Amen. At samantala, tayo po muna ay magkakaroon ng ilang minutong break at papapasukin po natin muli ang mahal na Pastor Jerry Pacheco. Pagkatapos po ng break, pagkatapos ng awit, mamaya na po kayo tumawag, mahal na Pastor, ha? Unahin muna natin ang ating TK Kathleen Sobel sa kanyang original composition, Be Still. Alam po ninyo, ito po talaga nagbibigay ng medyo kilabot sa maraming mga anak ng Diyos kalugo ni Kristo sapagkat sa totoo lang, mga minamahal na mga kadugo, ito nga po yung ating lagi nang sinasabi, Be Still. Magpaka
Huwag tayong kakabahan. Huwag mga ngamba. Kakampi natin ang Diyos sa tuwing. At yun po yung nais nating laging ipinangangalandakan, laging isinusulong sa ating mga buhay. Be still and know that the take it away, please. Now I know that the Lord saves His anointed. He answers us from His holy heaven. God ransoms us unharmed from the battle. The Lord will fight for us. We need only to be still before the Lord. Be still, wait for the Lord. Be still, and know that He is God. My salvation and my honor depend on God. Salvation comes from the Lord our God. All mankind will see God's salvation. The Lord will fight for us. We need only to be still before the Lord. Be still, wait for the Lord. Be still, and know that He is God. Salamat sa Diyos. Sa pangalan niyang Jesus, muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. At nagbabalik po ang ating palatuntunang, ang tanging daan. Ito po ang palatuntunang nagpapaliwanag ng mga turo, ng mga aral at ng doktrina ng simbahang anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Ito pong palatuntunang ito sa bayang napapanood at napapakinggan sa radyo. Napapanood po ito sa aming mga social media platform, sa social media platform ng simbahang anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Yes, dito po sa aming website, www.andknk.ph. Ganun din po. Napapuno dito sa aming website, sa aming Facebook page, ang Tanging Daan. Sa aming Facebook page, Melanio Lazo Mauricio Jr. Sa aming pong Facebook page na Anak ng Diyos Kadugo ni Kristo. Ngayon, ay napapuno din po ito live, kasabay po nito sa YouTube channel ng ang Tanging Daan, ANDKNK. Alright, ganun din po. Tayo po ay napapakinggan sa kapahintulutan ng Panginoon at sa kagandang lobohan ng ating mga kapatid. Si kapatid na Pastor Felix Samura sa 95.5 JFM sa Dangkagan, Bukidnon. At syempre sa 94.3 FM
sa Bukidnon Radio Power FM sa kapahintulutan ng ating kapatid na Ray Cabaraban. Maraming maraming salamat po sa inyo. Lunes hanggang Linggo po ito. Opo, Lunes hanggang Linggo at nag-umpisa po siya ng alas 5 ng hapon hanggang mga alas 7, more or less, ng gabi. Araw-araw po yan. At syempre, pagka po Lunes, Miyerkules at Biyernes, aba eh, Pilipino po ang salitang ginagamit sa talakayan sa paliwanagan. Ganun din po, pagka po Martes, Huwebes at Sabado, wikang Ingles naman ginagamit dito sa talakayan dito sa palatuntunan ito. Pagka po Linggo, ay labo-labo po. Ibig sabihin, sama-sama, may nag-i-Ingles, may nagpi-Pilipino. Bakit po ganun? Kasi nga po, pagka po Linggo, kasama po namin doon sa programa, sa programang ito, yung pong online gathering for praise, worship, and thanksgiving ng simbahang anak ng Diyos Kadugo ni Kristo. Opo, minamarapat po namin na isabay-sabay siya ng Linggo kasi mahaba po yung oras, 3 oras po ito. Alright, sige. So, salamat po. Ano pa ba ang ating mga pagpapaalala? Nasa po? Yeah, kita mo na. Gumagalaw po ang camera. Hanapin nga natin muli ang ating mahal na Pastor Jerry Pacheco. At nang sa ganun eh, siya po yung ating makasama. Tingin nga. Makasama natin dito sa ating palatuntunan. Yan, nagri-ring ulit. At alam po niyo, may mga tinatanggap akong text messages tungkol po dito kay mahal na Pastor Jerry Pacheco. Pabatiin po muna natin muli. Pastor Jerry Pacheco, welcome back. Amen, Malalele. Salamat sa Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen, Malalele. Salamat sa Diyos sa pangalan ng Jesus, mahal na Pastor. Meron pong mga nagte-text sa akin dito at kayo po, sa inyo ko po ibabato to. Bahala po kayong sumagot sa karunungang bigay ng Diyos. Ito po siya. Ang isa po sa mga text messages. Aha, nagmula po dito sa 9302. Ang apat na huling numero, mahal na Pastor. At ang kanya pong tanong eh, hindi po ba kayo parang nangingimi pagka kayo ay nagpapahayag ng salita ng Diyos dahil hindi naman kayo nag-aral bilang pastor? Mahal na Pastor. Opo. Ito po ba sa'yo? Ay tanong kapatid o kadugo? Kapatid po siguro kasi hindi po hindi rumirehistro yung kanyang ano eh, yung kanyang numero, 9302 yung dulo. Amen. Amen. Mahal na kapatid. Unang-una po, nung ako po ay bago pang naging anak ng Diyos Kadugo ni Kristo, nandun po yung takot. Hindi nga po ako makapagsalita nung una. Hanggang hawak lang po ako ng microphone. Pero pag humingi ka sa Diyos, manalangin ka, at kumbaga isuko mo ang yung buong pagkatao sa Kanya, bibigyan ka ng lakas ng Diyos. Amen. Dati nga, pag ako'y pinapatayo ng ating mahal na LD, leader di Kutulo, halos hindi ako makatayo, parang tinatalian yung paa ko. Pero sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas at karunungan upang makapagsalita ako sapagkat tayo ang pumili sa akin. Dahil binigyan niyo ako ng suliranin sa buhay. Pero ito pala ang dapat kong gawin. Dati nga po, Manuel, ako po'y nagagalit sa Diyos bakit ako binigyan ng suliranin sa buhay. Opo. Pero, yung kaso, tinutukoy niyo, yung kaso. Amen. Kung saan nakulong pa kayo ng isang linggo kanyo dahil sa kasong yan. Amen, Manalende, pero nung tumagal na po, Manalende, opo, o isang sa kapatid nating nakikinig na siya, opo, nung tumagal na, nagpasalamat pa ako sa Diyos na binigyan niya ako ng suliranin sa buhay. Alam niyo po kung bakit? Opo, bakit po? Yung suliranin sa buhay na yun po ang nagdala sa akin upang matuto ng kanyang banal na salita. Amen. At hindi man po ako nakapag-aral, binigyan po ako ng talino ng Diyos upang makapagpahayag po ako sa ibang mga tao. Amen. Kaya po, ang tanong po sa ating isang kapatid, noong una po yung totoo po na nanginginig po ako, halos hindi po ako nakapagsalita at nauutal. Amen. Pero pag humingi po tayo sa Diyos, wala pong posible sa Diyos. Basta humingi tayo ng buong puso. Huwag lang yung may alinlangan. Kasi pag may alinlangan, hindi po ipagpapaloob ng Diyos kasi parang kulang ka sa paniniwala o pananampalataya sa Kanya. Yun. Mm-hmm.
Mm-hmm. At ang number one po doon, kailangan po muna na maging anak ng Diyos sa dugo ni Kristo. Ayun. Kaya ka nagkaroon ng lakas ng loob. So, ang sinasabi Amen. Mong nagagalit ka sa Diyos dahil po doon sa kaso na isinampalaban sa inyo. Pero nung naunawaan na ninyo na ginamit ng Diyos yung kaso at dahil pinili niya kayo at isinusugo, ay nagpapasalamat Amen. Na kayo sa Diyos. Amen. Meron pong verse dyan na nagpapatunay po manlalde sa Jeremias 29:11. Oh, bakit? Ano po yan? Ano sabi dyan? Opo. Sapagkat batid kong lubos. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Aha. Mga plano hindi niyo kasama kung ito hindi kakabuti at magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ayun. Amen. Palakpan nga natin ang Panginoong Diyos muli. Talagang hindi po tayo magkanda tigil sa pagpapalakpak at papuri sa Panginoon. Ano po? Muli, Amen hindi po, nyo Malende. Hindi nyo binasa yun, ano? Amen po, Malende. Talagang mula sa ano to? Mula sa ulo na lang po ito, ha? Favorite verse kasi yan, Malende, kasi tinatanong ko bakit ako pinili ng Diyos, wala naman akong kakayahan, hindi naman ako nag-aaral, hindi naman ako hindi nga ako marunong magsulat ng mga ano, spelling. Pero yan lang patunay na mga versikulo na yan na kahit wala kang pinag-aralan, kung gusto ng Diyos na patayuin ka, tatayo ka, walang posible sa Diyos, mangaral ka. Mm-hmm. Ano pong may papayo nyo sa ibang mga kadugo na medyo no, nagbabantulot pa, nagdadalawang isip pa, na medyo parang may tali din ang kanilang mga paa at ayaw pang tumayo at gumanap ng mga gawain ng pangangaral at pagliligtas ng kaluluwa. Mahal na Pastor Jerry Pacheco. Amen po, Malende. Sa mga kadugo o mga kapatid, o mga kadugo na parang natatakot pa o nangangamba, alam ko po sa sarili kasi dinanas ko po yun noon. Mm-hmm. Hindi pa po natin lubos na tinanggap si Jesus. Hindi pa tayo tunay o totoo na gumanap sa kanya mga gawain. Kasi pag ginampanan po natin yun at sinuko natin sa Diyos ang ating buhay, kumbaga sabihin natin na, pinili mo ako Panginoon, bahala ka na sa akin, isuko ko na sarili ko sa iyo, magugulat po kayo. Mm-hmm. Kasi noong ako po una na, una po akong magiging, kadugo ka lang po ako noon na humahayo ako, paano ba ako magsimula? Eh, hindi ko kilala yung mga kadugo. Mm-hmm. Pero nagulat na lang po ako nung nandun na po ako. Mm-hmm. Parang hindi salita. Mm-hmm. Ganun po ang milagro ng Diyos. Sabihin nga po ninyo sa Bisaya yan at maraming Bisayang nanonood sa atin. Sa akong mga kaigsunan nga, gusto ninyong musang nga sa bisag-asa mga lugar, ayaw mo kahadlo. Kanang-tanan, kung sa mga problema ito sa itong kinabuhi, ayaw mong kahadlok, isalig lang sa Diyos ang tanan. Ang Diyos, bahala nga mong buhat sa ito, milagro, para kita makakatun sa unsa mang gisugo sa atong Diyos. Labi na sa atong mga mahal sa buhay nga wala pa kaila. Sa atong Diyos, Diyos sa kapagligtas, Diyos ang maanak at Espiritu Santo, inautunta, ayaw mo kahadlo. Usan akong patunay nga, ako, wa ko ka-eskwila, di ko ka maumusulat, pero naging pastor ako sa anak ng Diyos sa dugo ni Kristo. Wala'y posible sa Diyos, basta mo musalig lang sa kaniya. Amen, Malaylde. Amen. Salamat sa Diyos, ang ala niyang Jesus. Salamat sa Diyos, pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hindi ko man po word for word na naunawaan ang sinabi niyo. Basta't musalig ka sa Diyos. Manampalataya ka sa Diyos. Magtiwala. Manampalataya ka sa Diyos. Yung po yung katotohanan Amen. Dyan. Saan din po mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo, mahal na Pastor Jerry Pacheco? Amen po, Malaylde. Marami po ang turo, marami po ang aral, pero isa lang ang doktrina ng ating simbahan. Amen. May ano pa po ako, Malaylde. Dati nga po, Malaylde, kay kung nakikinig po sa, nanonood po sa ating mahal na Pastora Ning Pasagon, ang ating mahal na komite. Mm-hmm. Dati po, nagagalit pa ako kay mahal na Pastora Ning Pasagon. Kasi po, napakahigpot po niya. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Uh-huh.
Pero naunawaan ko po na ito po pala ay paghahanda para sa makasalamuhan natin na ibang tao na magtatanong. Kasi marami pong nagtatanong. Yung iba po, pag tinanong po sila, hindi po nila masasagot. Eh, sa ating pong anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, kailangan po natin may pagtanggol kasi nga po, sinasabi niyo nga po, Mahal Elde, tayo po ang abogado ng Diyos. Yeah, tama po yan. Tama po paano yan. Po natin may pagtanggol ang Diyos kung hindi po natin kayang sabihin kung sino si Jesus, ang Diyos sa pagligtas, Diyos sa mga anak at Espiritu Santo. Yeah, unang matindi. Kaya po, tama po pala, noon nagagalit po ako kay Mahal na Pastura, pero naunawaan ko po na tama po pala ang paghihigpit dahil ito po pala yung sandata natin pag nandun na po tayo sa malayong lugar. Kasi wala na po tayong ibang malalapitan kundi sarili na lang po natin Amen. Sa Diyos. Mm-hmm. Amen. Amen po. Alam po nyo, nanunod ang Mahal na Pastora, Nympha Francisco Sagun. Puro amin-amin siya rito. Talaga naman, oo. Talaga naman, nakakatuwa po kasi yung mga ipinapahayag ninyo. Hindi naman upang magbigay lamang ng papuri, bagamat hindi katanggap-tanggap. Pero dahil po, talaga namang tignan po ninyo yung sangay ninyo. Amen po. Amen po. Mga sangay po ng mga manggagawa, tama? Amen po. Wala naman pong nakataas ng aral sa lahat ng mga kadugo sa sangay ng Marilao Marimil, tama po? Amen po. Si Pastor Pastor Noel lang po ang medyo mataas sa pinag-aralan, Malele. Yun. Pero hindi rin po siya nakatapos ng kolehiyo. Tama po ba ako? Hindi po. Mm-hmm. Hindi po, Malele. Wala rin po. Opo. Pero sa kabila po noon, ilan po ang naging pastor sa inyong sangay sa pangangasiwa ng Mahal na Pastora Nympha Francisco Sagun? Lima po, Malele. Ah, banggitin mo isa-isa, Mahal na Pastor Jerry. Sino-sino yung mga yan? Ang Mahal na Pastor Noche Montesino. Mm-hmm. Mahal na Pastor Carlito Mendoza. Mm-hmm. Mahal na Pastor Elde Gileran. Mm-hmm. Mahal na Pastor Noel Del Rio. Aha. Pastor Jerry Patrico. Ayaw, talaga naman. Mula sa sangay ng Marmel Marilao. Opo. Marilao, Marilao Lambakin. Marilao Lambakin. Yan, mga mga kadugo sa ibang sangay. Oh. Na, masaya pong tinakikinggan ang Mahal na Pastor Jerry Pacheco. Sana nga po isang araw kwan. Sa Miyerkules kaya isama natin dito sa palatuntunan sa Pilipino ng Ang Tanging Daan. Lahat ng mga pastor na yan. Diyan po sa sangay ng Marilao Marimil sa Lambakin Marilao, Bulacan. Para nang sa ganun magkaroon po tayo ng magandang talakayan. Ano ba nangyari sa inyo? Puro kayo naging pastor. Di po ba? Sipin naman ninyo. Yan ay gawa ng Diyos. Lima sa isang sangay? Kita mo naman. At alam po ninyo, mga minamahal na mga kadugo, mga magulang at mga taga-subaybay, may layunin po eh. Kasi noong pong mga panahon na may mga pangangailangan ang mga kadugo at ang mga kapatid, pangangailangan espiritual dahil sila namayapa na, sila nasa bingit ng mabigat na sakit at karamdaman. Sabi, ito pong mga kagung ito, mga pastor na ito ngayon na binabanggit ng Mahal na Pastor Jerry, ang siyang nasa frontliner, siyang mga frontliner ng simbahang anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Sila po yung nagtutungo sa sangay kung saan may namayapang kadugo o di kaya ay mga kapatid na namumroblema at masasabi kong kasama dyan ang aking butihing ina. Bago sila mayapa, ang aking butihing ina, si Mrs. Salvacion Lazo Mauricio. Namatay 3 years ago. Tama ba? 2018, 2 years ago. Na yes, ang mga talaga pong tumulong sa kanya, sa kanyang pangangailangan espiritual na nalangin habang siya po ay nasa bingit ng naalanganin sa kanyang buhay. Abay, ito pong mga grupong ito, mga pastor na ito, ang talaga naman pong walang sawa sa pananalangin at paghingi ng awa ng Diyos. Ganun po yung matindi po riyan. At ipinagpapasalamat po natin. Siguro nga po, Mahal na Kalihim, nakita ko pong naka-amen kayo rito sa palatuntunan, i-schedule po natin lahat ng pastor ng Marilao Marimil sa Miyerkules. Kasama po Mahal na Pastor Jerry. Kasi, alam po nyo,
nagbukas po siya ng ano eh, nagbukas po siya ng kamangha-manghang katotohanan dito po sa anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Kung meron man pong nagdududa pa sa atin, sa mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo, na tayo po ang pinili at isinusugo bilang bahagi ng simbahang itinatag ng Diyos sa Pilipinas upang ganapin ang kanyang mga gawain at tuparin ang kanyang layunin sa huling kapanahonan, dapat po mawawala na ha, sa inyong panunood ngayong hapon, dito po kay mahal na Pastor Jerry, ba eh, kailangan pong lumakas ang loob niyo sa pagganap ng mga gawain sa totoo lang, mga minamahal na mga kadugo. Amen? Amen. Tungo po tayo sa aral. Meron po tayong 10 minuto upang buksan ang aral, although maraming beses na po natin binabanggit. At napansin ko po, binabanggit nyo kanina, yung pagtanggap at pananalataya kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo para tayo maging mga anak ng Diyos. Yan po ang doktrina, mahal na Pastor Jerry Pacheco. Amen po, malalim. Kung ano-anong mga turo ng ating simbahan, at ang lahat dyan, mga turong yan, mga aral na yan, nakabatay po sa Biblia lahat. Pero, isang po ang doktrina ng simbahang anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Ano po ang doktrina? Na ang Diyos mismo ang bumaba mula sa langit, sa lupa, sa tao, may laman at dugo, at may pangalang Jesus. Pangalang Jesus. At may pangalang Jesus. At ginawa niya yon sa isang layunin. Ano po ang kanyang layunin? Magpapayag at magligtas ng mga kaluluwa. Amen. Magpapayag at magligtas ng kaluluwa, lalo na po sa huling kapanahunan. Amen? Amen. Amen. Mahal na Pastor Francis, Nympha Francisco Sagun, sama po kayo, ha? Sama po kayo, God willing. Tama po kayo, mahal na taga-usig. Pastora Ana Haina Cruz, binanggit na po yan ng mahal na pastor kanina. And ang namangha ako, reciting it from memory. Ibig sabihin, walang binabasa. Diretso, mula sa kanyang memoria. Ibig sabihin, hindi na lamang isinapuso, isinaulo pa. O, oh, diba? Antindi. So, yan po yung doktrina natin. At yung doktrina yan, mahal na Pastor Jerry Pacheco, amen, ay nakabatay sa iba't ibang bersikulo ng Biblia. Amen? Amen po, malalim. Amen. At yan po yung mga tatalakayin, marahil sa loob ng halos isang buwan, ngayong, mula ngayong araw na ito. So lahat po ng araw, tatalakayin natin ang batayan sa Biblia ng doktrina ng simbahang anak ng Diyos kadugo ni Kristo na nagsasabing ang Diyos mismo, pakiulit nga po ito, ang Diyos mismo, ang bumaba mula sa langit, tumungo sa lupa, tanim ng tao, may laman at dugo. At may at pangalang Jesus. Amen. Dahil sa kanyang malabis na pag-ibig sa kanyang mga nilikha. Amen? Amen. Ano po naging layunin ng dakilang Diyos at tagapagligtas na ang pangalan ay Jesus? Sa kanyang pagtungo rito, sabi niyo, para gumanap tayo sa pagpapahayag at pagliligtas. Pero ang Panginoong Jesus, may layunin siya sa kanyang sarili, mahal na Pastor Jerry, kung bakit kinailangan niyang bumaba mula sa langit, tumungo sa lupa, sa anyo ng tao at may pangalang Jesus. Ano ang kanyang naging layunin? Upang iligtas. Yes. Ang alin? Ang mga makasalanan. Makasalanan tao, ang hindi pa nakakilala sa kanya. Yes. Mula po saan sila ililigtas? Sa? Sa uod at apoy at impyerno, sa tatlong antas ng kaligtasan. Malalim. Yes. Upang mailigtas ang mga tao sa walang hanggang parusa sa impyerno ng walang kamatayang uod, walang kamatayang apoy. Isipin mo, pagka yun ang nangyari, mahal na Pastor Jerry Pacheco, meron pa bang pag-asa yung mga taong mapupunta doon sa impyerno? Wala naman, hindi kasi mainit yun eh. Opo, sinusunog po eh, mahal na Pastor. At pagkatapos kinakain pa ng mga uod. Isipin mo? Ang sabi nga po ng Panginoong Jesus, ang sabi niya, sa totoo lang, aba eh, yung mga taong yan,
na mga hindi nagpatotoo sa kanilang pananampalataya sa akin, sabi ng Panginoong Jesus, itatapon sila sa naglalagablab na apoy ng impyerno, uod ng impyerno, at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ano pa? Magtitiim ang kanilang mga bagang at iiyak sila ng iiyak, mahal na Pastor Jerry Pacheco, pero wala nang kaligtasan. Wala nang kaligtasan. Sa walang hanggan. Yun ang masakit. Eh, yung mapasok nga lang, mahal na Pastor Jerry, delikado na, di po ba? Opo, masakit na po yun. Lalo na pag-ilog-lug ka. Yung malaglag. Opo. Malaglag ka mismo. Opo, doon mismo ha, sa naglalagablab ha, at kumukulo. At saka wala pong matitira, mahal na hindi, kasi dito po sa, sinabi po sa ikalawang Pedro, 3:10, di po ba? Opo, ano sabi? Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yun, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Mm-hmm. Matupok ang araw, buwan at ang bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Ibig sabihin, may lalde, talagang kasi yung tao parang buti lang yan, bituin pa lang. Lalo na kalaki, buwan, mundo. Opo, tapos ang tao pa. Di po ba? Tao pa kaya? Napakaliit lang. Yun po yung katotohanan. Yun po yung katotohanan. At yan ang dahilan, mahal na pastor, kung bakit natin ipinakikipaglaban ang ating mga gawain bilang mga pinili, isinusugo, bago pa man lalangin ang sanlibutan, ang gawain ng pagpapahayag at pagliligtas, gaya po ng inyong binanggit kanina, mahal na pastor. Amen. Amen. Dahil pagka po hindi tayo kumilos, naku po, marami po ang kawawa, mahal na pastor. Kasi marami pa po hanggang sa kasalukuyan, yung hindi pa kumikilala kay Jesus bilang Diyos na bumaba mula sa langit, tumungo sa lupa sa inyo ng tao may laman at dugo at may pangalang Jesus. Ayaw po nilang kilalanin yung ganong katotohanan na nakasulat naman sa Biblia. Amen? Nawa man lang din itong virus na ito, opo, ito na maging daan. Diyo? Kasi, sobra, sabi nga ng Panginoon, labis na ang kasamaan ng tao. Mm-hmm. Puro na lang kasamaan ang labing na sa kanilang isip, kaya nagsisi ang Diyos, di po ba? Opo, tama. Nilikha niya ang tao. Amen, totoo po yan. Nawa, itong pandemic na ito, maalala nila na may Diyos na tagapagligtas, Diyos ang mga anak at Espiritu Santo. At ang pangalan ay Jesus. At ang pangalan ay Jesus. Ayun. Opo. Alam po, dalawang antas po yan, mahal na Pastor Jerry Pacheco. Ang unang antas, syempre, sa mga kadugo. Sa mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Kaya po kayo naging anak ng Diyos kadugo ni Kristo, binigyan ng suliranin sa kaso, binigyan ng suliranin sa kalusugan, binigyan ng mga suliranin sa buhay. Kasi, kabilang po kayo sa pinili at isinusugo ng Diyos. Amen. Amen. Di po ba? Opo. Yung ganun pong katotohanan doon. Kasi kabilang tayo sa pinili at sinusugo ng Diyos. At meron pong gawain ipinagkatiwala sa atin. Amen? Amen po, Malende. Ano nga po ulit ang dalawang gawain na yan? Kanya, mahal na Pastor Jerry Pacheco. Magpapayag at magligtas ng mga kaluluwa. Batay sa? Katotohanan ng Jesus ang Diyos, tagapagligtas, Diyos sa mga anak at Espiritu Santo. Opo. Ano po ang mangyayari sa mga kadugo na hindi gaganap sa kanilang mga tungkulin ng pagpapahayag at pagliligtas, o di kaya yung mga nag-aalinlangan pa, nagdududa pa. Hindi nila makakamtan yung una at pangalawang antas ng kaligtasan, malalim sa pangatlo lang sila. Ano ba yung unang antas ng kaligtasan na hindi nila makakamtan? Kaligtasan sa daigdig na ito. Kaligtasan sa araw na matinding kapighatian. At kaligtasan sa buhay na walang hanggan, yun lang ang tatanggapin nila. Pero pinakamababa sila sa karian ng langit. Ayun ang katotohanan. So ano po ang payo ninyo, mahal na pastor, sa mga kadugo na medyo pawardi-wardi pa o patayong-tayong pa kung meron pa hanggang sa kasalukuyan sa kanilang pananampalataya? Huwag na po nilang sayangin yung tatlo. Huwag lang isa, tatlo na po ang tanggapin nila para yung suliranin sa buhay, unang-una, yung kasi ginamit nga ng Diyos yung suliranin natin para makilala natin ang Diyos. Opo. Dapat yung tatlo na yun, matanggap po natin. Kasi kung isa lang po yung tatanggapin natin, paano naman po yung naririto pa tayo sa mundong ito, di
puro pa rin hirap. Yo. Puro sakit. Ayun. Eh ako nga noon, papatunay ko lang po, ako noon, nag-aalala po ako pag wala akong pera. Pero ngayon, ngayon? Hindi ako nag-aalala kasi alam ng Diyos na kailangan ko ng pera, bibigyan ako niyan. Amen. Amen. Kasi gumaganap ako, hindi ako nag-alinlangan na. Mm-mm. Kasi yung iba nag-alinlangan na, totoo ba yan? Tutulungan ka ba? Ayun. Ayun. Kung yan ang nasa isip mo, ipagdadamot yan ng Diyos sa'yo. Mm. Kasi may kulang pa, may alinlangan ka pa. Ayun. Kaya nga po yung sabi ng ating kanta, di po ba? Ang okay, mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos. O, di ba? Sobra-sobra pa. Okay, tama na. Ano lang ang kailangan gawin para magkaroon ng sobra-sobra? Manampalataya ka at tumanggap, di po ba? Amen. Kailangan mong maging? Anak ng Diyos, karugo ni Kristo at magpakatotoo. Yeah, magpakatotoo. Tama na yung patayong-tayong pawarde-warde. Tama na yung paduda-duda. Tama na yung kung ano-ano pang naiisip nyo. Sapagkat sa totoo lang, eh hindi naman kayo nakakaabante sa inyong pagiging anak ng Diyos kaluwa ni Kristo, kundi nagkakasala pa nga po tayo pagkaganyan. Ang Amen. Ating mga nasa kaisipan, ang ating mga nasa puso. Alam ng Diyos ang inyong mga puso. Ano ba sabi doon? Mahal na Pastor Jerry sa Kawikaan 24, 11, 12. Alam ng Diyos kung ano ang inyong mga nasa puso. Yun ang sabi, mahal na Pastor Jerry. Huwag sa nguso. Oo, huwag sa nguso. Kailangan sa? Puso. Puso. Kaya kayo sinasabi na, sa puso mo, sa puso mo. Ang totoo pong ibig sabihin nun, isa puso mo ang Diyos. Sa Kawikaan, 3:1-2, ganun po sinasabi eh. Ha? Anak ko? Ang aral ko? Sa isipan mo'y itanim. Ang itanim. Ang mga utos ko? Mo, ang mga utos ko? Lagi mo? Mo sa puso lagi. Mo'y? Aalalahanin. O, di ba? Amen. Upang dumami ang iyong mga araw? At humaba ang iyong buhay. Humaba ang iyong buhay. At magiging matagana sa lahat ng bagay. Pangailangan. O, sa lahat ng bagay. Kita nyo na, mga minamahal ng mga kadugot, mga kapatid, mga magulang, manatili po kayong sumusubaybay dito po sa Palatuntunan, ang tanging daan. Mapa-English, mapa-Pilipino ang broadcast. Lunes hanggang Linggo po yan. God willing, nag-umpisa ng alas 5 ng hapon. Dito po sa Facebook page na ito, Melanio Lazo Mauricio Jr. Dito po sa Facebook page ng Ang Tanging Daan. Dito po sa Facebook page ng Anak ng Diyos Kaduni Kristo. Dito po sa YouTube channel ng Ang Tanging Daan, ANDKNK. At dito po sa aming website, www.andknk.ph. Alright? Okay. So, higit na po tayo isang oras kalahati, mahal na pastor, at pagpapasalamat na natin sa Panginoon ang inyong partisipasyon. So, kung po pwede lang po, alam kong nanonood ng mga mangangaral sa sangay ng Marilao Marimel nanggaling ha, kasi sa inyo po ngayon, ano ba ang sangay inyong hinahawakan, pinangangasiwaan? Ang hinahawakan ko pong sangay ngayon, mahal na LD, ay Marilao Dica. Mm-hmm. At saka po yung sangay nyo dyan sa Payatas? Opo, dito sa Payatas, ito kasama ko po ang aking mahal na asawa. Mm-hmm. Amen. So, makikita po ninyo ang katotohanan na lahat po kayo inaanyayahan, sumama po sa Miyerkules, God willing, upang magkaroon tayo Amen. Ng talakayan sa kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ha? Amen. 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 Okay. So, sa inyo pong mga nagpahayag, tingnan nga natin kung sino-sino itong mga narito. Ang mahal na TK Leia at kadugong Leia Batislaong, Pastora Remy de la Peña, kadugong Arnold Alquiza, kapatid na Sally Vitog, sino pa itong mga to? Kadugong Gina Linyo, mahal na taga-Usig, mahal na Pastora Nympha, Pastor Carlito Mendoza, kadugong Jamar Gresser, pasensya na po kayo, nakatingin po ako sa monitor ko. Ang mahal na kalihim, Pastora Kay Subel, o gumagalaw. Maglaw ang camera niyo. Sige. Ang kadugong Nena Gasmin Mesa. Mm-hmm.
ang kadugong Anita, Kalimkim Kuyoka, oh, ang TK Lolit Ebuenga ng Sangay ng Sambales, Bataan, for the first time na kita kong nanood siya. Ang kadugong Mary Jean Melchor sa General Trias, kadugong Limey Pakada sa Sangay ng Ramos Tarlac. Sino pa? Ang aking pinsan, si Ginoong Arthur Bok Mauricio Jr. Salamat, Pastor Arsenia Mansano Laganas, ang mahal na pangkalatang mga aral, Isabel Biona. Sino pa? Ha? Ang Pastor Matt Sobel, ang pinuno ng online ministry ng ating simbahan, ang TK Gaudencio Aparil Jr. Sino pa? Si Attorney Christian De Castro Lejano ng Central Bank, si kadugong TK Lars Menor, kadugong Lucio Lazaro Ibanez. Sino pa? Aha, ang aking Auntie Philomena Martin. Oh. Ha? Auntie Nini Martin, nanonood po pala kayo. Salamat po ha, diyan sa San Juan City. Ang kadugong Marjorie Ong, si Ginoong Sixto Baflor Lagare, ang may-ari ng KITV online TV, Pastor Ana Mina, Judge Rita Kison, sino pa? TK Louis Brunia, sino pa? Kadugong Dino Kuyoka, kadugong Aniseta Kalimkim Kuyoka, sino pa? Madami pa po, pwede ko na mabasa lahat. Ang kapatid na Rocky Ford Duterte, Pastor Noche Montesino, mahal na bise, Vice Leader Disciple Aida Rabang, kadugong La Ischel Alcantara Sabado, sino pa? Sige. Pastor Hendrix Kapuli ng Tarlac. Salamat po. Salamat po sa panonood. Kadugong Bibiana Abinar, kapatid na Bon Jovi Alcantara. Our brother Joel Espino all the way from Dallas, Texas. Thank you very much. Kadugong Heidi Luna Ibanez. Sino pa? Sino pa? Wala na. Kadugong Jamar Gresser. Ano po? Wala na. Ang kadugong Ana Lu Cambaya Mendoza. Maraming salamat po. Salamat. Ang kapatid na Sherwin Marcoui, ang TK Elenita Delphine, ang mahal na Pastora Ging Jamante, TK Jennifer Delphine Beronio, TK Elenita Delphine, ano pa? Pastora Fina Abunales. Salamat. Sige, sino pa? Ano? Kadugong Army Beltran, Regine Pereda, hala. Okay na. Alright, salamat sa Diyos sa pangalan niyang Jesus. Maraming salamat po sa inyo at tunay namang pinagpala tayo ng Diyos sa inyong partisipasyon. Pakishare po ninyo ang video na ito dyan po sa inyong mga sariling Facebook walls at kung po pwede lang sa mga chat groups sa simbahang Anak ng Diyos Kadugo ni Kristo upang lahat ng kadugo at lahat ng mga kapatid ay makapanood. Mahal na Pastor Jerry Pacheco, salamat po sa encouragement na ibinigay niyo sa amin. Amen. Si kapatid na Milagros de Guzman daw, nanonood din. Sige. Alright. Sino pa? Okay. Si kadugong Jennifer Blight, humabol pa. Sige. Salamat po. Pakishare po ninyo sa Facebook ito pong video na ito ng Ang Tanging Daan. At lahat po ng video ng Ang Tanging Daan. Okay. Tayo po yung mananalangin ha. Manguna po kayo sa panalangin. Mahal na Pastor Jerry Pacheco. Amen po. Tayo po'y mananalangin. Amen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. O Jesus, naming Diyos na kapagligtas. Amen. Ikaw naming Diyos sa mga anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat. At pinahintulutan mo po na maganap ang live broadcast ng simbahang anak ng Diyos na Dugo ng Kristo. Amen. Upang magpatuloy po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Amen. At magligtas ng mga kaluluwa, mga kapatid na nakikinig. Amen. Pang sila man din, Panginoon, ay makaunawa ng iyong banal na salita. Amen. At sila man din ay maging anak ng Diyos kadugo ni Kristo, Panginoon. Opo, Panginoon. At tinataas ko rin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin nakakasama. Sa pundako sila naroon, Panginoon. Amen, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Amen. At tunay nga naman na inalagaan mo kami at iningatan mo kami, Panginoon, sapagkat mula po sa aming nakakasakit, Panginoon, lalo na sa coronavirus, Panginoon. Amen, Panginoon. Lalo malaganap, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Siya nga po, Panginoon. At nawa, Panginoon,
tinataas ko rin po sa iyong pangalang Jesus namin, Diyos na pagligtas, Panginoon. Nabigyan mo ng karunungan at katalinuhan, Panginoon. Amen. Ang mga gumagawa, Panginoon, ng panglunas o gamot sa coronavirus. Siya nga po, Panginoon. Upang matapos po na po ito, Panginoon, upang makapagpamuhay na po kami na maayos, upang makapagtrabaho na po kami. Amen, Panginoon. At upang patuloy na po kami magpuri at magsamba at pagkasalamat kayo, Panginoon. Amen. Sa sentral po. Amen. Sa Diliman, Quezon City, Panginoon. Amen, Panginoon. Upang kayo purihin sa bahay at pasasalamatan, Panginoon. Siya nga po, Panginoon. Amen. At ganoon din po, Panginoon, tinataas ko rin, Panginoon, sapagkat tinawag mo po kami, Panginoon, amen, dahilan sa aming suliranin sa buhay, sa kaso, Panginoon. Amen. Naway tinaas ko rin po, Panginoon. Amen. Nawa, Panginoon, bigyan mo na po ng kaganapan at kagumpayan, Panginoon. Pakita mo po ang kapangyarihan sa mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo, Panginoon. Amen. At ganoon din po, Panginoon, sa mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo na nabantulot pa, Panginoon. Amen, Panginoon. At hindi pa sila lubos na magumagana sa iyong pagpapayag at pagliligtas sa Panginoon. Amen, Panginoon. Ipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. Siya nga po, at ipakita mo, Panginoon, sa kanila ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Upang sila ay bumanat at magpapayag na magligtas ang kaluluwa. Amen. Amen. Marami na po, Panginoon, mga anak, mga tao na kailangan na pong maligtas sa uod at apoy ng impyerno, Panginoon. Amen. Lalo na ngayon na may lumalaganap sa coronavirus, Panginoon. Amen, Panginoon. At tinataas ko rin po, Panginoon, ang aming manalider niya, si Pulo, Panginoon. Amen, at ang kanyang mga mahal sa buhay, ang amen, kanyang asawa, ang kanyang amen, anak, Panginoon. Amen. Nawaingatan pa po siya, Panginoon, parang lalo pa po kami lalago at dadami, Panginoon, amen, sa buong mundo, Panginoon. Amen, Panginoon. At marami pa po siyang matulungan, Panginoon, mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Amen. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga tularinin sa hukuman, Panginoon. Amen, Panginoon. At ito po akong samutiling sa iyong pangalan, Jesus. Ikaw naming Diyos at tagapagligtas. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ating Panginoon. At muli, maraming salamat po, mahal na Pastor Jerry Pacheco, sa inyong pahintulot na kayo po yung makasama ngayong hapon. Alam ko pong kayo'y itinakda ng Diyos para sa hapong ito, para po sa inyong pagpapatotoo. Salamat sa Diyos, sa pangalan niyang Jesus. Amen? Salamat sa Diyos, sa pangalan niyang Jesus. Amen. Malalim. Amen. Alright. Sige, maraming salamat po. At bago po tayo magtapos, inanyayan po namin kayo, meron pong online gathering, ang Simbahang Anak ng Diyos Kadugo ni Kristo, kada po araw ng Linggo, alas 9 hanggang mga alas 9 po nag-uumpisa, more or less. Sumama po kayo para dyan mismo sa inyong mga bahay, habang umiiral ang pananalasa ng COVID-19, magkaroon kayo ng pagkakataong magpuri, sumamba at magpasalamat sa ating Panginoong Jesus na siyang tunay na Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo. Maraming salamat! Magandang araw po sa ating lahat, sa Pilipinas at sa buong mundo. Naway samahan tayo lagi ng ating Panginoon, ng ating Diyos at tagapagligtas na ang pangalan na Jesus. Amen. Salamat sa Diyos. Ang pangalan niya Jesus. Amen. Now I know that the Lord saves His anointed. He answers us from His holy heaven. God ransoms us unharmed from the battle. The Lord will fight for us. We need only to be still before the Lord. Be still, wait for the Lord. Be still, and know that He is God. My salvation and my honor depend on God.
salvation comes from the Lord our God. All mankind will see God's salvation. The Lord will fight for us. We need only to be still, be still, be still, be still. Be still before the Lord. Be still, be still, be still, be still, be still. Wait for the Lord. Be still, be still. Be still, be still, and know that He is God.